Oh, boss, ang i-share ko ngayon ay kung paano i-disengage ang connection ng car alarm. Kasi may mga times na yung mga sasakyan na merong car alarm, bigla na lang mag sa siren or magbuwawangwang katulad nito. I-demo ko, i-lock ko siya. Tapos, minsan pagsira na talaga yung module, bigla na lang yan tutunog na tulad nito. Ganyan. Okay. So, meron mga times na kahit dito sa remote, hindi na talaga siya namamatay. Kahit i-open mo pa siya. Ganyan. Kasi i-open mo yan, mawawala naman yan. Okay. Yung mga sirang module na talaga, hindi na nag-respond sa remote. Okay. So, pag ganun, ituturo kung paano alisin yung connection ng yung car alarm. Okay? So, unang gagawin, hahanapin yung module ng car alarm dito sa ilalim. Okay? Sa mga accessory na alarm or yung alarm na hindi naman talaga kasama sa manufacturer ng sasakyan, meron yung tinatawag na ini-install na lang na car alarm or meron siyang ganitong blinker. So, kung hahanapin nyo yung module, hanapin nyo lang yung connection nitong nitong indicator. Okay? So, dito sa sakin ito na Innova, hanapin natin yan. Ituturo kung paano i-disengage yung connection ng car alarm para tumigil na yung pagtunog. Okay? Ito. So, dito, i-open lang to. Click-tap lang naman yan eh. Okay, so ito yung blinker. Hanapin yan. Okay. So ayan. Okay. Yan yung connection niya. And connection siya dito sa module ng alarm. So, ayan yung module ng alarm. Okay. So, ayan, yung mga socket niyan, meron yan na fuse holder na ang kulay ng wire ay pula. Okay. So, eto, ayan, yung fuse holder at saka pula yung wire niya. Okay. So, yan ang tatanggalin nyo yung fuse. Okay. So, kung natanggalin nyo yun na fuse, ganyan. Wala na yan. Mawawala na yung tunog niyan. So, dito sa remote, ayan, wala nang response kasi wala na yung fuse. Okay, so ganun lang ang pag-disengage ng car alarm. Okay, sana makatulong yan sa inyo.